Maupay nga gabi, hay nga tanan, mga kasangkayan. Welcome kita na liwat, hanaton. Bago nga episode, hanaton programa. An bato na nimo problema. So welcome to mo, mga kasangkayan. Hanaton na mga kapartner naton, mga kasangkayan, mga ka-Facebook. Hanaton mga sangkay, dida. Adahir mga tagsa nga panimalay, maupay nga gabi, hay nga tanan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Joel. Ako si Rebecca. Ako si Rebecca, nagpapasalamat nga waray na oran. Maupay nga gabi ha iyong tanan mga kasangkayan. Magandang gabi sa iyo, Ate Bec. Nagtitik ako sa iyo, good luck. Salamat. Ya, kuliwan. Ah, oh, nagtitik mo ko. So, maupay nga gabi kan Veronica Valera. An bogos nga Valera family, maupay nga gabi hayo nga tanan, upod kang kweni. Good evening hayo dida mga kasangkayan. Inauton ta nga adaka mo ha maupay nga kahimtang ani yung mga kinabuhi. Praise the Lord. Magandang gabi sa iyo Veronica Valera ngan Carmen Sita Isabilo, maupay nga gabi hayo. Ngan upod na ato mga kasangkayan nga naka on encho na ha dunya na kanang Jilin Ortiza kanati Jingle. Maupay nga gabi ha iyo nga yes. Job Suyusa. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Salamat sa Ginoo. Kuya Joel, nakatin gapon kita live stream prayer. Revival prayer. Prayer from hosted by Singapore. Okay, so among gintag ka mo. Pero nakakadasig ang mga pag-ampo, ano, mga Kristohanon, mga pastors, mga leaders sa bukos nga Asia Pacific, nagadurong ang pag-ampo. So salamat ha Ginoo nga nakag-upod gyap kita ang mga pag-ampo. So yes. Magtitikan kita ni Ate Bec hanaton na intro. Mm-hmm. Hanaton ang paton hanay mo problema. Inmoran na liwat. Inmoran na liwat din eh. Oh, sige lang ito. Sige intro anay kita Ate Bec. Ang baton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, hindi nga programa para gudla ha imo. Ang baton han imo problema. Narangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 ikon gabi. Ikan halunin ngadto sa Sabado. An baton han imo problema. Walay problema nga dako ha Diyos di masusulba. Okay, pangubos na nato mga kasangkayan. Kaya na pala nag-tune in na aton na programa. Ang katuyuan ini nga programa na makabuli kita hapag-ampo ang aton mga panginahanglan, mga problema nga ginadadangong ini nga programa. Nga mga kapatid, ihapong kita ang mga mensahe, tikang hapulong ng Diyos na magdadasig ha aton espirituhanon kinabuhi. Nga mga kapatid, ihap kita mabuktuan ng mga kantang na magdadasig ang matag-usa ha aton. Nga ato kita ha aton mga panimalay. So kan Diyos, mga bendisyon ha aton. Ate Bec, mag-ampuan na kita para ha aton pagtikang anatong programa. Praise the Lord, let's pray. Amay nga baraan hangaran ni Jesus, nagapasalamat kami ha imo Ginoo nga gitagan mo kami hin maupay nga panahon bisan ang kuran kanina nga magkusog. Pero salamat Lord kay nakaka showers of blessing ini Lord. Yes Lord. Blessings Ginoo nga imo ginhatag nga amon. Daghang salamat Lord. Nga nanamon mga viewers, yan ang atak na i-bless mo ni mga panimalay. Upo hira Ginoo sa tanan Ginoo nga membro sa ilang mga panimalay. Lord. Sa tanang mga blessings, Lord, di mo ihatag nga ira. Give you praise in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, ate anay, aton pinaka-paborito nga awit. Tikang pagtikang. Dayaw nga Tuhan aton buhi nga Diyos. Mabot na liwat ang bagma aga ng ini nagahatag ang bagma paglaong kung kagabi man
ikaw nagmasurugon. Tungod ang problema nga diri mo naiilo. Yan ang aga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarik ka la, adios, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabugha, anaton din papasan. Ha mga pag-ampo naton, kita magin madinaragpon. Di ka magruha-duha, kin Jesus ka na magsari. Ha iya mga ikin saad, imula lauman. Iyaan suok masangkay, marikon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, hadiri kita niya kayaan. Lalara, pagkong aaga. Lalalara, pagkong paglaong. Praise the Lord. Praise the Lord, o moran na liwat. Hallelujah. Pero salamat ang Ginoo. Hanoran ngayon ginhatag na aton. Ay purpose ang Ginoo para adere na kita makagdiligha na aton mga tanong. And salamat ang Ginoo, han iya privilege nga yan ang hatag na adi na liwat kita. Okay? So, Kuya Joel, anaton, reviewan ay kita, madali anaton topic ng gabi about ano, family, the importance of family bonding. Okay. And may dali tutulong importante. And family bonding, it keeps family united. Yes. Okay, and a healthy connection, and it provides happiness. Yes. So, tutulong puntos nga importante and family bonding. Alright. Okay. So, pangumusta kita na aton mga kasangkayan, na aton mga kabuktuan niya na mamati. Labi na mga first time nga nag-tune in na aton programa, welcome ka mo. So, ayaw pagbaya, ano? Nga walang iwanan, sabi pa. Si Ate Vic, pangumusta na aton kaagad ang ating mga avid viewers. At okay, batuan, mga pangumusta kay nati Corazon Medrano sa Singapore. Yes. Yan, akan Freddy Flores. Nandung kanina yung pastor nila, no? Si Pastor Dominic. Dominic ata yun. Yung kanina. Singapore? Oh, siya ang host. Sa Grace Assembly. Right. So praise the Lord nga bisan kun harayo kita nakaka join gapin katahan mga pag-ampo kanina. Praise the Lord. Okay, ngayon salamat sa Ginoo naton mga avid mga tapan naton mga kasangkayan ni Iba Constantino, Constantino, ngayon ni Carmen Sita Isabelo Luna, mapay nga gabi. Pamusta ni Ate Vic? Tira imos gabi, tinabi na kan Joaquin Luna, oh baby. Magandang gabi sa iyo. So, kumusta kayo dyan sa Imus Cavite, mga kapitbahay ni Carmencita at mga kasama sa bahay. Lahat po ng nanonood, pagpalaing kayo ng Diyos. Amen. Okay. Nidasanto ninyo, maupay nga gabi ha iyong hatanan. Yan ang Diyos, magabindisyon ha iyo kinabuhi ng mga Alcunaba family. Yes. Yan, salamat. O nga ni Madel, kumusta kayo dyan? Saudi. Oh. Okay. Madel Omamalin Flores. All right. So, Ate Vic, mag-quickness tayo mamaya, ha? Mamaya. So, hintayin natin ang ating mga kapatiran sa Panginoon. Ano, Kuya Joel? Bible quiz? Bible quiz na naman.
So kagabi, yung unang tanong ay nahirapan tayo sa sagot, kung saan na lugar na si Jesus ay nag-preach publicly. Okay? It's on the mount, sa itaas po ng bundok. At ang pangalawa, kung sino ang asawa ni Sipora, si Moses. At ang pangatlo, ilang piraso ng pilak ang natanggap ng mga kapatid ni Joseph nang siya ay pinagbili sa Ehipto. 20. Ate Beck, ano? 20 na pieces of silver. At ang the last, anong tanong ginamit natin? Anong ginamit ni Samson sa pagpatay ng 1,000 na mga kaaway? Yan po ay ito sa palastanan. Buto ng ano, ng donkey. Jawbone of a donkey. Purihin ang Diyos. Okay? So, tayo ba ay handa na sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ate Beck? Praise the Lord. Sige. Dadako tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Praise okay, gina-advance na natin. Okay, simula nga kagabi. Gina-advance natin bago mag-9, may start na kita para mag-stop liwat kita bago mag-10 o'clock. Okay, siguro the following days na kita, dire na kita mag-1 hour tungod nga start na classic. And pero gahin lagi hapon kita panahon para ha, mga pag-ampo mga pag-gasig at mga kaanakan ng Diyos. Amen. Na maging kaupo na aton. Opo. So magkakaroon po tayo ng adjustment, ibang adjustment para po next week kasi pasukan na po. Mm-mm. So ayaw naming mapuyat ang ating mga kaibigan, ating mga young people. So mas maaga tayong mag-start at mas maaga tayong matatapos. Before 10, matatapos na po tayo. Alright, sa gabing ito mga kaibigan, pinag-usapan natin last night yung kahalagahan ng family bonding. The importance of family bonding. So, pero kung tatlo, so review lang po. Ang number one, it keeps family united. At ang pangalawa, a healthy connection. Okay, magkakaroon ng healthy connections. At ang pangatlo, It provides happiness. It provides happiness. Okay. So ngayong gabi ay tungkol pa rin sa pamilya ang ating pag-uusapan natin. Ang ating paksa ngayong gabi ay tungkol po sa Diyos na nagbibless ng mga pamilya. Mm. The God who blesses the family. Dahil gusto ko ng Diyos na pagpalain po ang lahat ng mga pamilya. Lahat po ng mga pamilya, ang iyong pamilya, ang aming pamilya, ay gusto ni Lord na pagpalain. Okay? So, babasahin po natin sa Psalms 112 verses 1 to 3. At ibig, Psalms 112 verse 1 to 3. Psalms 112 verse 1. Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. Let's pray. Lord, Ikaw mag-bless. Hindi nga imo word, nga among pag-bulay-bulayan niya ng gabi. Thank you, Lord, for the anointing and open our spiritual eyes and ears and our understanding, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. So, pag-usapan mga kasangkayan, itaton topic yan na. Ang Diyos nga nagbibindisyon han mga pamilya. The God who blesses the family. Okay? So, wala pong duda mga kaibigan na gusto po ng Diyos na pagpalain ang ating mga pamilya. Sinabi po niya doon sa Old Testament, sa Jeremiah 31 verse 1, sabi doon, "At that time declares the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they will be my people." Yes, tayo po ay mga God's own people.
Kung hindi man tayo ay mga Israelites, but sino mang sumasampalataya kay Jesus ay tinatawag na spiritual Israel. And sabi po sa salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16 and 18, sabi ng Panginoon, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Your family is God's own family. Ang tunay na may pag-aari, ang tunay po na owner ng ating mga pamilya ay ang Diyos. Wala pong karapatan ang ating kaaway, wala pong karapatan ang diablo na sirain ang ating mga pamilya, because it is God, ang Diyos po, ang nagpundar ng pamilya at the very beginning in the book of Genesis na tinawag niya si Adan at si Eva to start a family. Bago po ang simbahan, ang una pong institusyon na in-establish po ng Panginoon ay pamilya. Kaya napakahalaga ang pamilya sa harap ng Diyos. Amen. So, we are God's own family. Kaya anuman ang sitwasyon ng iyong pamilya, anuman ang iyong mga problema, ay kaya pong solusyonan ng Diyos, because God takes care of our family. Okay? Sabi po sa Psalms 112 na binasa ni Ate Bec, sabi ni Haring David, praise the Lord! Pinuri ni Haring David ang Panginoon. Bakit po pinupuri niya ang Diyos? Because si David po ay tao po na worshiper. Okay? Palagi niyang pinupuri si Lord. Kahit ano ang sitwasyon sa kanyang buhay, may problema man o wala, palagi siyang nagpupuri sa Diyos. Sabi ni David, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. His children will be mighty in the land, and the generation of the upright will be blessed. At ang verse 3, talagang gusto itong verse 3, Ate Bec. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. So, meron po akong nabasa, mga kaibigan, sa New Living Translation, mas maganda po ang pagkaka-translate sa Psalms 112, verse 1 to 3. Sabi po dito, praise the Lord! Happy are those who fear the Lord. Yes, happy are those who delight in doing what He commands. Their children will be successful. Hallelujah! I like that. So, yung translation kanina, their children will be mighty in the land. Okay? Pampalakasan na ito, mga kaibigan. Your children will be successful everywhere. Amen! Kahit sila nando, kahit saan sila na lugar, God will bring success to our children. Yes. An entire generation of godly people will be blessed. Verse 3, they themselves will be wealthy and their good deeds will never be forgotten. Hallelujah. Bakit po napakahalaga? Sige, Ate Bec, purihin natin ang Panginoon. Okay, ang tanong ngayon, kaninong pamilya? Sinong pamilya ang pagpapalain ni Lord? Kasi hindi dahil sinabi ng Panginoon that God will bless our families na lahat ay pagpapalain niya. Totoo po ang sinabi ng Panginoon na gusto niyang i-bless ang ating mga pamilya. Pero ang tanong, anong klaseng pamilya ang pagpapalain ni Lord? And kaninong pamilya ang pagpapalain ni Lord? Naniniwala ako nga sa iyong pamilya yan. Sabihin mo, sa akin yan. Okay? Sa aking pamilya yan. Okay? Sabi dito sa verse 1, blessed is the man who fears the Lord. Anong klaseng pamilya ang pagpapalain ni Lord? The family, una sa lahat, who fears the Lord. Or mayroong respeto at pagpupuri sa Kanya. Mm. The word fear is a positive attitude para sa Panginoon. Hindi ito fear na lumalayo ka dahil natatakot ka. Fear is respect, pagrespeto, pagpasidungog, han Diyos sa imo kinabuhi, nga hiyaan makagarahong nga Diyos, nga kunwarahiya, waray kita mahihimo, mga kasangkayan.
So ang ikaduha, diri lang na may dapag-respeto ha Diyos, sarang dida, blessed is the man who fears the Lord and who finds great delight in His commands. Sa New Living Translation, those who delight in doing what He commands. So the family, kaninong pamilya ang pagpapalain ni Lord? Ang pamilya na sumusunod sa salita ng Diyos. If we parents at tayong mga anak, tayong mga pamilya ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Diyos. At ano po ang resulta? God only requires two important characteristic ng pamilya. Yung may pagtahod ng Ginoo, may pagrespeto sa Diyos, at ang pangalawa, sumusunod sa mga utos ng Diyos. At ang resulta po ay very obvious, yung salita sa verse 2, Psalms 112 verse 2, Ate Bec, ang sabi dyan, His children will be mighty in the land. Okay. Sa New Living Translation, their children will be successful everywhere. Wow! Purihin ang Diyos! Sinong gusto na ang kanyang mga anak ay talagang pagpalain ng Diyos? Maging successful. Wala siguro na mga gulang na hindi gustong maging successful ang kanyang mga anak. So they will be successful and they will be mighty in the land. So, ibig sabihin, anumang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay sa ating mga anak, they are overcomers. Palagi silang magtatagumpay, mga kaibigan. So, hindi tayo ang tunay na may-ari ng ating mga anak. We are just stewards, di ba, Ate Bec? Mm-hmm. Palagi nating rinirimay ng ating sarili that children are a gift from the Lord. Ito ay regalo ng Diyos sa atin na dapat pagbutihan natin kung paano ang pagpapalaki sa kanila. So, gusto ng Panginoon ang ating mga anak ay maging successful. So, dito po sa atin bilang mga magulang nagsisimula that they will become mighty in the land. Okay, pampalakasan ang ating mga anak. Hindi mga ordinaryo ang ating mga anak, Ate Bec. Ha? Yung mga pangarap mo na hindi mo naabot nung ikaw ay bata pa, sabi po ng Biblia, your children are like arrows in the quiver, yung sisidla ng palaso. Kapag ikaw ay may gustong maabot, ikaw ay hindi na makagagawa niyan. But when strike mo yung buat arrow, yung mga arrows na yon, yung ang ating mga anak. Yung mga pangarap natin na hindi natin naabot, ang ating mga anak, ang ating mga apo, and the next generations to come will fulfill all of our dreams in life. Kaya tayong mga magulang, hindi dahil hindi natin naabot ang ating mga pangarap, ay wala nang chance, Ate Bec. Meron pa. Dahil hindi man tayo makafulfill sa mga pangarap natin, ang ating mga anak at ang ating mga apo, okay, ang siyang magpo-fulfill sa ating mga pangarap. Amen. So our children will be mighty in the land. Ano pa ang resulta? Our generation will be blessed. Generation of the upright, mm-hmm, hindi mga unrighteous. Generation of the upright will be blessed by God. Yes. Hallelujah. Pag sinabi nating pinagpala, ibig sabihin na hindi dahil pinagpala ka walang problema. Ang tunay na pinagpala na kahit may problema, hindi nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Masaya pa rin siya. Yeah. That's the word blessed or blessed. Ang taong pinagpala ni Lord kahit may mga problema, kahit may mga sitwasyon na hindi maganda, palaging masaya dahil nandoon ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. So our generation will be blessed. And the next, anong sabi po doon? Verse 3, wealth and riches are in His house. So mayaman pala ang mga anak ng Diyos. Okay? Ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo. Amen. Di ba? Bakit nasabi mo, masabi kong ikaw ang pinakamayaman? Ang tanong, sino ang pinakamayaman dito sa mundo? Pag-usapan natin si Bill Gates, yung may-ari ng Microsoft, yung computer. Meron siyang mansyon sa Amerika nagkakahalaga ng $750 million. Isang mansyon lang ha? Isang mansyon. How about ang kanyang mga mansyon sa buong mundo?
ang kanyang mga ginto, ang kanyang pera, masasabi niyo ba na siya ang pinakamayaman? Hindi po. Ang tunay na mayaman ay ang mga anak ng Diyos. Bakit? Ang ating mansyon sa langit ay tinatapakan mo pa lang, yon ang equivalent ng mga mansyon na mayayaman dito sa lupa. Hindi ka papapasok sa bahay na mansyon na ginto, solid gold, ang mga pintuan, ang pader, ang inaapakan ay puro ginto. Sabi ni Jesus, "In my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you." Okay? Purihin ang Diyos. So, pag tayo ay kinuha ni Lord mula dito sa lupa, eh mayroong nakahandang mansyon para sa iyo. So, sino ang pinakamayaman? Dahil ang kayamanan ay hindi yan mawawala. Ang tunay na mayaman ay hindi na mawawala. Kaya pag yan ay nawawala pa, nababankrap pa, nananakaw, ay hindi yan tunay na kayamanan. That ang tunay na kayamanan, Ate Bec, ay for eternity, eternal na kayamanan. Amen. So, salamat tayo sa Panginoon na kung si Kristo ay nasa iyong puso, ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Sabi nga ni Jesus, "What shall profit if a man, if he gains the whole world and loses his own soul?" Ang iyong kaluluwa na inialay mo kay Jesucristo at nabago ang iyong buhay, ikaw ang pinakamayaman dahil ang destination mo ay hindi papunta sa impyerno, hindi papunta sa destruction, kundi papunta ka sa presensya ng Diyos sa iyong mansyon na inihanda ng Panginoon. Wealth and riches are in His house. So ito'y patungkol po sa tunay na kayamanan. Of course, pinagpapala tayo ng Panginoon. Bakit? Pinoprovide niya ating pangangailangan araw-araw. Mm. Hindi niya pinoprovide, Ate Bec, yung advance 1 year, meron na. Minsan nga, every day, one day at a time, kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-trust sa Kanya, manalig sa Kanya. Kasi kapag ibinigay ni Lord lahat ng budget mo, wala ka ng alahanin buong isang taon, siguro hindi ka na magpipray, Ate Bec. Kasi provided na ang lahat ng pangangailangan. So, God allows na meron minsan kagipitan, meron minsan na parang nahihirapan ka sa pagpapaaral, sa mga bayaran sa kuryente, tubig, etc., internet, mga damit. Dahil gusto ng Panginoon na tayo ay manalig sa Kanya one day at a time. Amen. Amen? Sabi ni Jesus, "Do not worry about tomorrow." Dahil ang bukas ay may sarili siyang kabaraka. Okay? Mabaraka kita yan ng adlaw. Praise the Lord, yan ang adlaw. Wari kita magutom. Mapit at lawas, wari kita mga sakit. Amen? Yeah. So, sino ang naniniwala na siya ay mayaman sa Panginoon? Amen! Alright? At hindi lang atabik dahil sa mga material na bagay, mayaman tayo dahil meron tayong pamilya. Yeah. Na nagmamahal. Ako, mayaman ako. Meron akong asawa na maganda, mabait. Okay? Understanding. Diba? Meron akong mga anak na mababait din. Although hindi perfecto ang pamilya, hindi po perfecto ang ating mga buhay, but God, by His grace, ginagawa niyang maganda ang ating pamilya dahil nandyan siya, tinutulungan tayo kung paano palakihin ang ating mga anak. So our family is our greatest asset or pinaka ginto at pilak ng ating buhay. Your children, okay? Your asawa, okay? Your pamangkin. Kung wala kang mga anak, yung pamangkin mo, yung katabi mo, sabihin mo, talagang mayaman ako, jackpot ako sa'yo. Di ba? O sabihin mo sa yung katabi, salamat Ate Bec, jackpot talaga ako sa'yo. Dahil sabi ng Bible, "He who finds a wife, find a good thing." Ibig sabihin, di rin dautan, pagkatarahin asawa. Kung ang nakatarahin asawa, said, "He obtains favor from the Lord." He who finds a wife, obtains favor from the Lord. So, ang asawa ay isang mabuting experience. Okay? Kahit nagkaroon tayo ng problema sa ating mga relationship, pero salamat sa Panginoon, by His grace, inaayos din ni Lord ang ating mga puso. Amen. Alam ko, alam natin natin din na dati tayong mga brokenhearted. Okay? Pero salamat sa Panginoon, yung mga sipanawasak na mga puso, diba, nasirang mga relationship ay God patiently ay binabalik niya ng maayos ang ating mga puso. Hallelujah.
Kaya purihin ang Diyos na nandito tayo kahit may mga problema, nagpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Okay, and the last but not the least, ang resulta po ng pamilya. Kung sinong pamilya ang pagpapalain ni Lord, kung tayo po ay may takot sa Diyos, respeto sa Diyos, at sumusunod sa utos ng Panginoon, our family will live a righteous life with God's help. Sabi po dito sa salita ng Diyos, His righteousness endures forever. His righteousness endures forever. Napakahalaga po ang pagiging righteous sa harap ng Diyos. There are a lot of people, marami pong mga tao na religious but not righteous. Many people are going to church. Many people are worshiping God. Pero wala pong righteousness. Di ba sabi ni Jesus, Ate Bec, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang paghahanap po sa Panginoon at pagsamba sa Diyos, kailangan meron pong kasamang righteousness. Amen. Ang Pilipinas po ay wala pong duda na religious. Very religious ang Pilipinas. Pagdating mo sa airport, sasabihin, nagalak yung mga foreigner, sabi nila, wow! Yung flight attendant, okay, welcome to the only Christian nation in Asia. Nagalak yung mga foreigner, pagbaba nila, merong mga karatula, beware of pickpocketers. The only Christian nation in Asia. Pero marami palang mga hindi righteous, hindi matuwid. So, praise the Lord na pagpapalain po ang ating bayan. Dahil sabi ng Bible, pinagpala ng Diyos ang bayan na siya ang Panginoon. Amen. Kaya binabalik natin na ang Pilipinas ay bumalik sa pagtitiwala sa Diyos. So dito pa ako magtatapos, Ate Bec. That God wants to bless your family. Wala pong duda yan. At nagagalak si Lord na pagpalain tayong lahat. Amen. Hindi mo ba alam na gusto ng Diyos na maging matagumpay, maging successful ang iyong buhay, ang iyong negosyo, ang iyong mga anak. Pero meron tayong kalaban, sinisira ang ating pamilya. Si Satanas lang talaga ang ating kalaban. Hindi yung ano mo, yung kumpare mo, hindi yung kapitbahay mo. Yung ating tunay na kalaban ay si Satanas. The thief comes but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give us life and have it more abundantly. So, dito po ako magtatapos sa Proverbs 10:22. This is my favorite verse, mga kaibigan. Sabi po, Ate Bec, pwede pag-ibasa? Proverbs 10:22. The blessing of the Lord brings wealth, and He adds no trouble to it. Okay. Ang pagpapala ng Diyos ay nagbibigay ng kayamanan. Mm. Pag pinagpala ng Diyos ang ating mga buhay, ang ating pamilya, yan po ay kayamanan. Okay? God Himself, mismo ang Diyos ay kayamanan sa ating buhay. Minsan, tinanong ng Diyos si Moses o si Abraham, kung hindi lang ako nagkakamali. Sabi ni Lord, okay, wala kang hinihingi. Sabi ng Panginoon, ako ang iyong portion. I am your portion. Kasi kung si Lord ang ating hinahanap, you will have everything. O siring pa, wala ka nang hahanapin. Pakay He Lord nago dito, di ba? Adhayan nga tanan. If Jesus is everything, if you have Jesus, you have everything. Di ba? So the blessing of the Lord brings wealth and He adds no sorrow or no trouble in it. Marami pong mayaman, talagang mayaman talaga. Mga artista, mga atleta, okay? Mga negosyante, mayayaman talaga. But they are temporary lang. At saka, they are in sorrow. They are in trouble. Bakit, Ate Bec? Pinag-aawayan, may mga paawa-awa. So, ang hirap pagiging mayaman, hindi nagbibigay ng tunay na kagalakan sa kanilang puso. Kaya hindi po sila masaya. Pero ang tunay na mayaman ay meron pong kagalakan sa puso. Yeah. Okay? And I will end my exhortation para sa inyong lahat. Nang tunay na kayamanan mo ay si Jesus. If Jesus is in your heart, you will have everything. Amen. You will have everything in life. Mm-mm. Tungod nga Jesus, ang baton, hanimo problema.
Amen. Purihin ang Diyos. Panginoon, salamat po sa yes, iyong mga Lord, salita sa gabing Jesus. Ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ang aming mga kaibigan, Lord, na nakikinig at nanonood sa aming programa. Panginoon, anuman ang kanilang problema na hinaharap, ako po'y nananalangin ang iyong presensya sumama sa kanila. Pagpalain mo ang kanilang pamilya kung meron silang hinaharap na karamdaman o may sakit sa kanilang pamilya. In the name of Jesus, Lord, we declare, Lord, sa pamamagitan ng iyong dugo at sa iyong mga sugat na naangkin mo sa iyong likod, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, na kami ay pinagaling mo na. Hindi kami gagaling bukas o susunod na mga araw. Lord, we were healed. Amen. Lahat kami ay gumaling yes, na, Panginoon. Yes, by Lord. Faith, yes, we release, Jesus. Lord, your healing power sa yes, lahat Lord. Na may karamdaman, you, sa arthritis, sa heart problem, sa hypertension, cancer, or bless COVID-19, in Jesus' name. Yes, Lord, Lord, we thank you sa good health na ibinigay mo sa amin. Mm. At lalong-lalo na ngayon, Panginoon, nalalapit ang pasukan, maraming pangailangan sa finances. Lord, we pray in Jesus' name. Pagpalain mong bawat pamilya, Panginoon, na hindi kami magkukulang, O Lord Hallelujah. God, but every day, yes, Lord, makikita namin ang pagpapala ng Diyos na dumadaloy, Lord, ang iyong presensya, ang iyong pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Hindi yes. kami mauubusan pagkos kami gagamitin mo upang kami maging pagpapala sa ibang mga tao. Amen. Panginoon, salamat po na ikaw ang aming kagalakan, ikaw ang aming kayamanan sa buhay. Amen. We give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Purihin natin ang Diyos, mga kaibigan. Okay, Ate Bec? Mm-hmm. Anong masasabi mo? Ikaw ba'y mayroong kayamanan sa iyong buhay? Yes. Dito sa, dinhi sa kalibutan, damot kayamanan nga ginhataghan kinuha. Ha ako na, usta na ko kayamanan, may da ako pamilya, may da ako balay, nga uulian, nga may da ako mga anak, nga nasawa. Amo nga salamat yung Ginoo. Iton nga mga blessings is mga kwan iton, mga giveaways. Yes. Mga financial blessing giveaways na ito na nimo pagka faithful sa Ginoo. Hindi yun talaga ang blessing, Ate Big, ano? Kasi pag ang tao may pera, may material na bagay, blessing yun. Ang tunay na blessing, yung merong kang kagalakan sa loob. And then may dani mo contentment. Contentment sa iyong buhay. Kasi may maraming tao na meron na silang pera, meron na silang lahat ng kanilang pangailangan nandyan, pero hindi sila makontento, Ate Bec. Ngayon, ikaw ang pinakariko nga tao sa kalibutan kung pwede ni mo relationship han, amay halangit. Yes. Kaya natin amay asyan tag-iya, hanyatanan, yaan ng karikuhan. Oo. So, so yan na, Ate Bec. Itong pagpapala sa ating pamilya, merong isa lang na problema. Bakit hindi natin nararanasan ang lubos na pagpapala ni Lord, ang problema ng kasalanan. Mm-mm. Sabi po ng Bible sa Roma 3:23, for all have sinned, lahat po tayo nagkasala. Mm-hmm. Dahil sa ginawa ni Adan, na siya ay nagrebelde sa Diyos, lahat tayo ay naapektuhan. Mm-hmm. All have sinned and fall short of the glory of God. Amen. Nalayo tayo sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ito'y pagkawalay sa Diyos, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ngayong gabi, kung gusto mong maranasan ang tunay na pagpapala sa iyong buhay at sa iyong pamilya na hindi maibibigay ng pera, hindi maibibigay ng kahit anong bagay dito sa mundo, kundi si Jesus lamang ang magsasatisfy ng iyong kaluluwa. Hallelujah. Pag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso ngayong gabi, magbabago ang iyong pakiramdam, Amen. Magbabago ang iyong puso, at masasabi mo na Jesus is everything in my life. So, manalangin tayo. Sumunod ka lang sa panalangin na ito, kaibigan. Ipikit mo ang iyong mga mata at sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat na ikaw ay nagmamahal sa akin. Ikaw ay nagmamahal sa akin. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso sa lahat ng karumihan. Hugasan mo ako ng iyong mahal na dugo. At sa mga oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita
Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon at aking tagpagligtas. Salamat, sa pagpapatawad mo sa, pagpapatawad sa lahat ng aking kasalanan. Ng aking at mula sa oras na ito, at mula sa oras na ito, tulungan mo ako, tulungan mo na mabago ang aking buhay. Mabago ang aking buhay. Sa pangalan ni Hesus. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. So sa lahat ng first time na nanalangin, sabi po ng salita ng Diyos, na ikaw ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. So pwede kang tumawag sa Panginoon at manalangin siya ang iyong Ama. So Ate Bec, makikinig muna tayo ng isang awitin para sa ating lahat. Si Jesus ang iyong kasama sa buhay. Siya ang palaging tutulong sa iyo. Tungod kay Adang Jesus na imong kinabuhi, iyagun lahat imong kaupol pirme. Sabi ni Ate Meta Songgalia, thank you for your sharing. Thank you for sharing. God bless you more and more, Pastor and Pastora. The fevers of the Lord surrounds you like a shell. Hallelujah. In Jesus' mighty powerful name, above all names, and by the power of the Holy Spirit, amen. Amen. From Ate Mita Songgalia. At sa inyo din lahat, mga kaibigan, ang favor ng Lord ay nasa inyong lahat. Amen. All we have to do is recognize God always. Amen. Recognize lang nato niya. Pag-gising natin sa umaga, signuta natin, Lord, I am rich. Ako ang pinakariko nga tao habugos nga kalibutan. And then, ang ako, anakon family, ang akong pamilya, ang akong mga anak, yes, ang pinakamaupay ng mga anak na kalibutan, ng anakon mga anak, ang blessed ng mga anak. I-declare ni mo, pagmata ni mo taga, declare positive ni mo, pamilya nga blessed, ng pinakamaupay ng pamilya, ang bugos ng kalibutan. Amen. There is power ni mo word, labi na kung positibo yung mo igyayakan, may datong power, may gahum, ng madulot sa atong kinabuhi nga sa pamilya. And then, di ba ka lang, magsisiniring nga, ikaw ang pinakamahusay. So, the more nga magsisiniring kang pinakamahusay, pagkikita ni mo na change, ani mo pagkita naging mahusay ito mo niya. Amulagi Ate Bec, ano? Kay, sinirin ka kanina ako, Kuya Joel, bagan, titikagwa po kaya na, kaya magsisiniring ni mo. actually, mga kabuktuan, dakot ipikto ito na atong inyayakan. Okay? Kamatuuran lang. Kung ano't imo ginyayinakan, ini nakakaipikto na atong panadlaw-adlaw na kinabuhi. Yung ating sinasabi, when you speak something, it will manifest. Yeah. Lalong-lalo na kung ang sinasabi mo, ang binibigkas mo ay mga salita ng Diyos, when you speak the word of God will not return to God void, but it shall prosper kung saan ito binibigkas mo. Amen. Kaya napakalaga bilang mga magulang na hindi curse, hindi sumpa ang ating
iyayakan ha aton mga anak, kundi mga positibo na lalong-lalo na nakabase sa salita ng Diyos. Yes. The Word of God will manifest. Okay? Ito'y magkakatotoo sa ating mga anak. Kaya pagpapalain ni Lord ang ating mga buhay. Diba? Praise the Lord. Okay. We always declare the goodness of God. Amen. Amen. So, tinuditon. Salamat sa mga comments sa ating mga viewers. So, pagpalain kayo ng Panginoon. Your family is blessed, mga yes. kaibigan. Your family is blessed. Wala pong duda yan. Mm-hmm. Regardless kung anong nangyayari sa inyo, sabihin mo, Kuya Joel, Ate Bic, kung alam nyo lang na meron kaming problema hinaharap, hindi dahil tayo pinagpala ni Lord, walang problema. Mas maraming ang problema. Okay? Sabi nga, there is no blessing if there is no battle. Mm. There is, do you want a blessing? Then there is a battle. Diba? Kung walang, kung gusto mo ng testimony, there is testing. So, paano ka magkakaroon ng testimony kung hindi tayo dumaraan sa mga pagsubok sa ating buhay? So, God allows everything, bad things or good things. Sabi po sa Romans 8:28, Ate Bic, na all things work together for good. All things work together for good to those who are who love God and called according to His purpose. Okay? So, yun po mga kaibigan, napakahalaga ang ating mga pamilya sa mga oras na ito. Yes. Purihin ang Diyos. Even if it is negative, make it in a positive way. Mm-hmm. Kung, for example, nakakita kahin, ayakin na buhi, negative iton, pero igayakanin mo in positive. So, ma-change iton niya. Kung positibo iti mo giniyakan. So, pero kung, for example, waray ka kwarta, ito nga adlaw, ayaw na pagsiringa, waray ko kwarta. Waray kita kwarta. Sige na daw mo ita aton kwarta. Minsan sinasabi Ate Bic, oh, tingnan mo, wala nang laman ang aking wallet. Eh, totoo nga, may walang laman. Pero yung kabaliktaran, totoo na mayroon marami pang space na lalagyan. Nasabihin mo, Lord, thank you na ang aking wallet pang marami pang lalagyan. Hindi mo sasabihin na ang aking wallet, Lord, talagang ano, ginugutom na talaga. Wala talagang laman. Sabihin mo, Lord, maraming space ang aking wallet. Thank you, Lord, na hindi ka nagkukulang sa aking buhay. I believe magagalak si Lord sa mga taong ano, sumasampalataya sa Kanya kahit sa gitna ng mga circumstances. Amen. Oo. Hallelujah. Eh, pinsan nga, Tibik, masakit ang ating likod, di ba? Mol-ol, masakit nga. Ginaw ko na ini, kidney. Diba? Sabihin mo, Lord, salamat na kahit masakit ito, Panginoon, pinupuri kita at alam ko ikaw ang aking kalakasan. You are my healer. So, ang ating bibigkasin, Ate Bic, lalong-lalo na sa ating pamilya, kung mayroong problema, eh dapat positive lang. Mm. Ha? Positive lang. Inumdum ako, Kuya Jewel, may nato na nag-comments ng siringa. Kapag maraming laman ang wallet, ang pera sa loob ay masaya sila. Okay. Dahil marami sila. Mm-hmm. Kasi kung nag-iisa, parang malungkot. Oo, malungkot. Kung ang pera, uusala, dinahanin mo wallet, malungkot siya. Pero kung marami sila sa loob ng imong wallet, marisyo hira. Nagkakarisyo, labi na kung iba-iba color. Mm-hmm. May the violet, may pula, may blue, may orange. Oh. Pero minsan na, Tibik, eh, wala sila doon. Oo. Oh. Ikaw naman ang nalulungkot. Di ba? Okay lang sa pera, masaya sila pag sila'y sama-sama. Pero may panahon na wala sila doon sa iyong lalagyan. So, ikaw ang nalulungkot. Dapat kapatid, pag nakita mo ang iyong wallet na walang laman, sabihin mo kay Lord, Lord, thank you. Nang aking wallet, Panginoon, ay maraming space na lalagyan ng mga pagpapala. Amen. Thank you, Lord, that you are the God who will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Okay. Kuya Joel, magpipray kita sa mga family, labi na kami start ng klase. O, yung mga pangangailangan natin. O, pinagpapapray tayo. Sige, Ate Bic. Okay, mga i-join niyo ang iyo faith, hanato mga pag-ampuyan ng gabi. Lahat ng pangangailangan, Ate Bic. Sangkayan natin. Amay nga baraan, yes, hangaran ni Jesus.
Lord, among gitaas o Dios ang mga pamilya. Yes. Yan ang atak na Ginoo, nakita ni mo Lord ang ira mga panudlanan. Mm-hmm. Yes. Iba-iba nga klase sa ilang sudlanan Lord. Naghulat ni Raginuhin blessing, amen, Lord. Amen. Your word says, O God, nga, you showered your blessings from heaven, Lord. Yes, O Lord. Salit Ginoo, nag-ampo akuhan mga nanginginahanglan niya ng atak na, Lord, it financial blessing para hanira yes, mga Lord, anak, Jesus. Lord, nga mag-eskwila. Nag-ampo ako, Lord, nga ikaw mag-supply, Ginoo. Yes. Ikaw magagamitin mga tao, Lord, para Ginoo matagbuhan nira mga panginahanglan. Ikparalit, Ginoo, hanira bisan anuman, Lord, bugas man, sura. Ngan mga kabaraydan, hitkurente, Lord. Ngan paggagamit sa mga eskwila at mga kabataan. Yes, oh Ginoo, nag-ampo ako, Lord. We release, Ginoo, ang blessings, Lord, financially. Lord, nga naamon ginggapos, Ginoo, ang espirituhan kapubrihon. Espiritun kawarayan. Naamon ginggapos, pinaagi ang ngaran ni Jesus. Nga naamon gin-release, Ginoo, ang blessing at tigang haimo. Pour out so much blessing, Lord, in Jesus' name. We thank you, Lord, nga kami ang pinakariko nga tao, habugos nga kalibutan. And we declare it, Lord, by faith in Jesus' name. Damo nga salamat, Lord, ang imo mga kanak kanya nga gabi. Lord, as we joined our faith, Ginoo, it shall be done according to your word. Amen. We believe, Lord, in Jesus' name. Amen. And amen. Amen. Malibutan natin at ibig ang ating Bible quiz siguro sa susunod na lang mga araw. Pwede pa, maduha. Oh, pwede tayo, dalawang tanong mga kaibigan. Okay. Okay. So, madali lang ito mga kaibigan. Okay. So, number one, be ready. So, ang ating sagot sa unang tanong ay, ito ay lugar. Okay? Lugar. In the Bible, the city of David is called what? Sa Biblia, ano ang tawag sa City of David o siyudad ni David? Anong tawag niya? So, lugar ang ano, pangalan ng isang lugar. In the Bible, the city of David is called what? Okay. Number two. Number two. Okay. In the beginning, doon po sa simula, sa Genesis, what did God give us for meat? Ano po ang ibinigay ni Lord na pagkain para sa atin? Ang pinakaunang ibinigay niya na pagkain. Okay? So, ano ba yan? Karne, isda, okay? Mga utanon. Dalawa lang ate Beg, ano? In the beginning, what did God give us for food or meat? Ano ang pagkain natin na ibinigay? Ang pinakaunang pagkain na ibinigay ni Lord para sa mga tao. Okay, anong una, Tibek? In the Bible, the city of David is called what? Ano ang tawag sa city of David sa Biblia? At ang pangalawa, in the beginning, ano ang ibinigay ng Diyos na pinakaunang pagkain sa tao? Alright? Music. Okay, music muna tayo. Okay. Ano, mahirap? mahirap ba? Hindi, may mas tayo na. Sige, i-post po natin ang ating mga sagot. In the beginning, what did God give us for meat? Oh, for food. Para pagkaon naton ba? Tinikangan, anong ginhatag ng Diyos sa aton na tinikangan? Mga pagkaon. Ngan, amot ikaduha nga question. Four liters lang. Wala pang sagot at himig. Para pagsagot, makurita? Medyo nga, medyo. Medyo makuri. Ngan, siyahan nga pagkiana. Ano ang tinatawag na City of David? Lugar, anong lugar ang tinatawag na City of David in the Bible? Okay.
9 letters ada. Tagan mo ako hingkasing-kasing na naluluoy nagpapasaylo. Basi di ako ikaaway, ang pagpailob akong ibunyo. Ang pagpailob, ang pagpailob, ang pagpailob, ang ikaw. Okay, meron ng mga sagot? Sige po. Kahit ano, magtigo lang ka mo. Ano ang tawagan lugar ng City of David in the Bible? At ang pangalawa, ano ang pinakaunang pagkain na ibinigay ni Lord sa mga tao, sa unang tao? Okay. Sa sering ni Ate Mita Songgalia, Jerusalem. Ken Ate Corazon, Bethlehem, Bread and Fish. Ken Carmen Sita, Jerusalem at Tinapay. Okay. Ngayon kan Rolando Alcunaba, Jerusalem Fish. Sige pa. Hapit na. Ano ang lugar? Okay. Jerusalem, Tinapay. Sige pa. Mahilig talaga kayo sa Tinapay. No? Alright. Matapdan ko kumudiri ko mo hindi yung kaunin yung pagkaon. Okay. Sige. So, sagutan natin. Okay. So, in the Bible, Ate Bec, in the Bible, the City of David is called what? Okay? Ito ay ipinangalan sa pagrespeto kay King David. Okay, in the Bible. So, Bethlehem po, Bethlehem. Bethlehem is found in Jerusalem. Okay? So, Bethlehem is named in reverence for King David. Kaya, the city of David is called Bethlehem. Okay? Ang pangalawa, ano ang pinakaunang pagkain na ibinigay ni Lord para sa mga tao? Ano? Fish ba? Karni ba? Manok? Ano ang pinakaunang ibinigay ni Lord? Ate Bec, anong sagot mo? Ang unang ibinigay ni Lord na pagkain, 4 letters lang, is herb. Herb. Okay, herb. So, God's true intention was that we feed us with herbs of the land and use it as meat. Ang pinakakarni nila ay herb. Okay? So, ang pinakaunang pagkain, kaya pala Ate Bec, napakalaga yung mga herbal, ano? Kasi ngayon, bumabalik tayo talaga sa mga utanon, mga herbs. Yan ay medicinal food para sa ating katawan. Kasi yan, during that time, Kuya Joel, kailangan nila hit mga utanon. Kay mapasumanggot na kung magkarnehira, mahahay bloodira. Oo. So herb nga nito, mga utanon, wari ka good high blood. Di ba? So, kailangan makaong kita ko tanon, diri latina o pahinganin. Isda. Herb. Mga herb. Okay, klabo. Itong mga... Klabo. Bisan ano nga mga utanon nga may kasumpay itong mga herb, herbal plants. Yun ang gusto na ipakain ni Lord as meat bilang karne. Okay, may da kita nakakuhaan. Bethlehem, Duduha. Okay, pero ang herb, waray kita makakuha. Ano? So, ang nakakuhaan aton Bethlehem nga answer hi Ate Maria Corazon Medrano ngan hi Norben Martin. Bethlehem. Yung iba, better luck next time. Okay. At least meron tayong natutunan, mga kaibigan, na yun ang talagang pinapakain ni Lord sa atin una sa lahat para hindi tayo magkasakit. Yung herb. So, gintitirok natin inin aton mga answer. Oo, gintitirok natin ini. Okay, so mga pangumusta kan Hilda Cotoner didaha Netherlands. Okay, ngan si Grace si Gracia didaha Center for Change Burawin. Ngan kuha si Pastor Rodelio Gomez sa Manila. Kumusta Ate Tess?
nga na sa buong pamilya. Sa buong pamilya. I hope that the Lord showers blessings sa iyo. And then, Mita Songgalia, Maupayang Gabing, and Eva Constantino, Kuya Ben, and Ate Nora, Lapay, and Avela Ima. Oh, salamat na niyo pag-participate na itong mga sagot. Nga maiba-iba niyo mga sagot na itong mga hanatong Bible quiz. Pero kami nalipay good kami Doro nga nag-participate kamo pag-answer. So, tomorrow may da naman liwat naton. Another Bible quiz. Okay. So, Ate Bing, itatanong din natin yung ating mga topics, ano? Mula noong Lunes hanggang ngayon. So, meron tayong on the spot na pagtatanong kung ano po yung mga topic, especially yung mga verses na napakahalaga kung saan matatagpuan. Kaya mag-study po kayo. Igagather namin ang lahat ng sumagot at yung pinaka-top na naka-answer, meron tayong premyo. Ha? Mabugat yung mga premyo. Mabugat yung mga premyo. Alright. So, purihin ang Diyos. Okay, kumusta? Vilma Samson, ngayon, Yusel Tulibat, Sandra Tulibat. Maupayang gabi ay iyong atanan, mga kasangkayan nato, Angelen Ortiza. Maupayang gabi ay iyong Ana Maria Isabelo. Yes. Maupayang gabi ay iyong atanan, ngayon, Bete Ortiza. Damong salamat ha iyong atanan, ngayon, itong mga kasangkayan. Richmond Tulibas, nga ng mga kasangkayan naton nga. Bisan pa warera mag-comments, pero nagkikita ka mo, bindisyon na unta ka mo ang Ginoo, yan ang gabi. Maupay ang gabi, itaton na wapo nga anak, nga suhat nga ato ha Europe yan ang atak na. Kuya Jojo? Oo, maupay nga aga ha imo kuya. Salamat han Dios nang panalangin na imo kinabuhi. Nga ng Dios magabindisyon ha imo, nga na naton usang anak, ato ha Laguna. Maupay nga gabi nga pa iyo mga BGMP, no? Trinis. Ang Diyos magpanalangin na niyo mga kinabuhi. Ang kamo nga aton mga avid fans, maupay nga gabi nga iyo. And we are happy kapay nga kamo nagsusubaybayhan na aton mga atong programa. Nga diri kamo na bayang haamon tuptup matapos ang aton programa. Amen. Amen. So, lipay kami hindoro, haniyo paghatagini gayon. Nga ng Diyos mga panalangin, ha iyong atanan. Amen. So, God bless you and to God be the glory. Inihi Kuya Joel. Inihi Ate Rebecca Magasiring, maupay nga gabi, ha iyong atanan. Magandang Amen. Gabi po din, sir, ako. Okay, DJ Henot Tuya. Okay, salamat na niyo time and Diyos mga bendisyon. God bless you. Good night. Bye-bye.